what's up sa atin dyan at kumusta kayong lahat dyan at magandang gabi ngayon. Napakainit pero maganda pa rin yung gabi. Ayan guys, napakadilim dito pero ang topic natin ngayon, kung delikado ba na maglakad-lakad ka dito sa Kuwait kung ikaw lang mag-isa. So yan ang pag-usapan natin ngayon. So ngayon ay pupunta rin kami dun sa Jamia. Lakad muna kami papuntang Jamia. Tara, magkasama ko. Uy, napakadilim pala natin. Bilip, tingnan ko. So ito, yung kasama ko, yung asawa ko, si Duna May. Kaya kasama ko siya. Ngayon pupunta kami ng ano, ng Jamia. So yan guys, samahan niyo kami ngayon. So tara, napakalakabok dito. So ngayon guys, kung magtanong kayo, delikado ba dito sa Kuwait kung kayo ay maglakad-lakad na mag-isa lang kung saan kayo pupunta? So ngayon guys, ang sasagot ko po ay hindi. Mas mababa yung cases dito ng crime kaysa Pilipinas. Di ba? Anong sa tingin mo? Ha? Siguro sa mga babae, hindi safe na maglakad sila. Lalo na sa gabi. Pero sa mga lalaki, safe naman. Oo nga eh. So far. So yan, nakikita nyo yan mga bata dyan sa likod ko. Yan ang mga medyo ano pa dito eh. Yung tawag dun, yung mga pasaway. Kasi maraming mga ano din dito. Minsan yung mga hindi taga rito na nakatira, kagaya ng mga ibang lahi, yung mga Arab din, yung mga Palestine, mga Jordan, mga Egyptian, yung mga Arabic din ng mga bata dito na lumaki. Yan, mga pasaway din yan. Kaya hindi safe dito yung mga babae na maglakad. Kung meron kayong kasama na ano, gaya ng mga lalaki, at least isang lalaki lang, yan, mas okay na yun. Pero pag babae lang na naglalakad dito, kahit saan, hindi talaga yan safety. Kahit dyan sa Pilipinas. Safety dito sa mga ano, sa mga crime. Kunti lang yung mga crime dito sa Kuwait. Yung mga minsan ka lang makakadinig ng mga di kagaya sa Pilipinas na mayroong binaril dito, mayroong binaril doon. Pero dito hindi mas wala, kasi walang mga baril yung mga tao dito. Yung mga civilian, walang mga baril yung mga tao dito. So ayan guys, nakabayad na kami, tapos yun, pumunta kami doon sa likod ng Jamia. Naghanap kami ng ano, yung rug. Ganito mga panahon mas maganda mag-exercise kasi madali ka lang mapawis, papawisan. Kapag malamig ka mag-exercise, matagal ka mapawisan. Di ba? Pag malamig na panahon, baka gaya ng winter, di ba? Ano sa tingin mo? Ano mas maganda na mag-exercise ganitong panahon na mainit or malamig? Winter? Sabagay, mas maganda din maglakad-lakad pag winter. So kung papiliin ka, saan yung gusto mong tumira? Dito sa Kuwait or sa Pilipinas? Siyempre sa Pilipinas. Bakit? Anong pinagkaiba dito sa Kuwait na hindi mo magustuhan na dito ka natitira habang buhay? Or sa Pilipinas na... Sa Pilipinas kasi, kahit wala kang pera, mabubuhay ka. Pwede kang magtanim-tanim.
Tapos maganda yung panahon. Oo, sabagay. Andun din yung pamilya mo. Hindi, kung for example, madala mo yung mga yung pamilya mo dito. Pilipinas pa rin. Dito kasi ang mga tao, bahay, trabaho lang. Mm. Hindi maganda yung lifestyle. Ay, not lifestyle. Sabagay, no? Yung... So, yung pinipili mo, Pilipinas talaga? Siyempre. So, yun ang pinili ni Mrs. Pilipinas. Bakit ikaw? Pilipinas din, siyempre. Bakit? Kasi sa Pilipinas kasi, kahit napagod ka sa pagtrabaho mo, pag uwi mo, pag nakikita mo yung pamilya, pwede ka pang makagala eh. Kasi na-enjoy mo yung ano, yung panahon doon asa yung mga yung environment. Hindi katulad dito. Huh? Hindi katulad dito, talagang pag-uwi mo, hindi ka nalalabas ng ano. Wala ka nang ganang lumabas ng bahay. Kaya maganda talaga sa Pilipinas. Hala, Jaga Rice, Slonak Jaga Rice. So yun guys, good morning sa inyo lahat. Kakagising ko lang mga repa. So ngayon mga repa, kasi palaging nagpapalanay tayo nito eh. Maglinis muna tayo. Ang gagawin ko ngayon, mag-vacuum ako, tapos mag-rinse ako ng mga sapatos dyan. Ilagay ko dyan. Maraming mga supot nakabalot dyan. Yan, ipapadala yan sa Pilipinas lahat. Yung mga damit na mga ano, yung mga para sa mga bata. Yan. At ayun. So samahan niyo ako ngayon dito sa aking vlog, yung routine natin after work. So yan mga repa. So ano kayang unahin ko, kasi napakarami akong gagawin ngayon. Unahin ko siguro mag-vacuum. Tapos hindi muna. Unahin ko muna yung mag-arrange sa unang sapatos, tapos after that mag-vacuum ako. Pagkatapos ng mag-vacuum ako, mamunas ako ng table dyan sa table, dyan lahat table, dyan lahat kukunin ko lahat yan ng mga ito nakalagay dyan ng mga abubot, yan kukunin ko lahat, tapos punasan ko, tapos sa taas naman punasan ko, yan. Tadang! Malinis na! Ayan guys, malinis na. Meron lang akong basahin dito na ano mga repa, yung mga comments, yung mga negative comments. Yun. Sabi niya kasi mga repa, bakit na lang raw kasi hindi na lang ako titigil sa pagbablog? Kasi wala namang kantong-antong pagbablog ko. So, sabi ni, hindi ko na lang ilagay itong pangalan nito mga repa para... Yan, ibasahin ko na lang. Sabi niya, bakit raw hindi na lang ako tumigil sa pagbablog kasi wala namang patutunguhan tong pagbablog ko, mga repas. Yan, okay lang din. Maraming salamat sa iyong ano, sa iyong pag-message sa akin, yan, sa iyong pag-comment sa akin na mga ganun. So, sasagutin ko kasi yan, mga repa, kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako sumusuko sa pagbablog kasi ganito yan. Tatlong klase kasi yung mga vlogger. Gustong sisikat, gustong pira-pira lang,
yun, pira-pira, wala siyang pakialam kung kasikatan, basta kumita siya. At saka, yung pangatlo, yung passion. Yung passion. So, siguro, nalagay ako sa, ano pa? Nalagay ako sa passion. So, siguro, may mga ganong klaseng mga vlogger, mga ripa. Sa mga gustong sumikat, mga ripa, hindi na niya kailangan yung pera. Siyempre, meron na yung pera. Kasi, ang gusto na niyang kasikatan, makilala siya ng mga tao. Kaya, yun lang yung kailangan niya, kasikatan. So, ang pangalawa naman, dito siya kukuha ng mga panggastos niya. Panggastos niya sa mga bayad niya, kurente, tubig. Dito na siya kumukuha ng mga income niya, monthly, kumbaga. Dito na kukunin yung mga binabayad niya internet, yung mga bayarin niya sa mga bahay-bahay. Kagaya ng mga vlogger na, mga full vlogger talaga na dyan na kinukuha lahat yung mga ano niya, mga ripa, yung mga expenses. At saka dito naman sa pangatlo, kahit wala kang bayad, basta gusto mo yung mga ginagawa mo, yun, okay lang sa'yo. Kahit hindi mo iniisip yung pagod, at saka yung wala kang pakialam kung merong manunood ba, yun ang tawag na passion. Love mo yung ginagawa mo. Kaya siguro, nandito ako sa passion, mga ripa. Kasi dito kasi sa YouTube, huwag kang mag-expect. Kaya kung mag-start ka ng YouTube ngayon, huwag kang mag-expect na napakataas ng mga expectation dito sa YouTube. Kasi ang nangyayari kasi niyan, kapag hindi mo maabot yung mga expectation mo na napakataas, yan, mag-start ka na ng ano, wala ka ng gana na mag-upload, wala ka ng gana na magkuha ng video, at saka wala ka ng gana na mag-edit. Kasi hindi basta-basta kasi yung mag-edit dito, mga rep. Kailangan nakastay ka sa computer mo ng mga ilang oras, 3 oras, 4 oras o 5 oras, hindi pa kasali yung magbibideo ka sa labas. Pag magbibideo ka naman sa labas, mga ripa, siguro mga ilang oras kung saan-saan ka papupunta. Napakainit ngayon. Tapos, ang kinalabasan niyan, pag walang manunood sa'yo, na ayaw ko na, wala na akong gana kasi napakapagod ko na ginawa tong video na to, tapos yung expectation mo na mag-trending agad, kaya wala ka nang gana na gumawa ng mga video. Yun ang tendency na nangyayari sa mga gustong kumita agad. So maraming salamat sa inyong suporta, guys, at hanggang dito na lang. Kung di nyo pa ako kilala, kung apala si Clarky, kung meron kayong katanungan at meron kayong mga gustong malaman, comment down below. So maraming salamat sa inyo. I hope I will see you in the next video.